buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan, kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklan, Nakaibigan. Magandang buhay mga bata! Kamusta kayo? Ako, si Teacher Jane. Jessica Jane A. Napoles ang aking buong pangalan. Ikaw, ano ang pangalan mo? May kakilala ka ba na katulad o kagaya ng iyong pangalan? Alam mo ba kung saan nagmula ang iyong pangalan? Sa araw na ito, ang ating kwento ay may kinalaman sa pangalan. Alam mo ba na may isang batang may mahabang pangalan? Ang pamagat ng kwentong ito ay mahabang. Sabayan mo nga akong sabihin muli ang pamagat. Mahabang. Ikaw lang! Ang kwentong ito ay sinulat ni Genaro Arbojo Cruz at iginuhit naman ni Egani Bautista Madueño. Simulan natin! Mahabang ang pangalan ko. Gatpuno, Ping, Emilio, Juanito, Santiago, R. Lacaninao. Kapag isinusulat ko na ito, talagang napapagod ako. Para akong tumatakbo sa paikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kaya siguro tuwing natatapos ako, nahihilo ako ng parang nabangga ang ulo ko sa pader. Lagi tuloy akong naiiwan sa classroom kapag reses. Sabi kasi ni teacher, di raw pwede mag-recess kapag di pa tapos isulat ang buong pangalan. Kapag naman natapos ko nang isulat ang buong pangalan ko, tapos na rin kumain ang mga kaklase ko. Naglalaro na sila, ako kumakain pa rin. Kahit pag-uwian, huli akong lumabas ng classroom. Buti na lang, sinasamahan ako ni teacher. Bakit nga ba kay haba-haba ng pangalan ko? Kulang na kulang ang haba ng isang linya ng papel para maisulat ang buong pangalan ko. Kahit nga umabot pa ako sa likod ng papel ko, hindi pa rin kasya. Minsan, sinubukan kong gawing maliit ang sulat ko para lang magkasya. Napagalitan naman ako ni teacher. Hindi na raw kasi niya mabasa. Di sana para akong umaakyat sa mataas na flagpole ng aming paaralan. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Sana may lapis na nagsusulat mag-isa. Ibubulong ko lang ang aking pangalan. Tapos isusulit na ng magic lapis. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Teacher, pwede po bang yung isang pangalan ko na lang ang isulat ko? Tanong ko kay teacher. Aba, Gatpuno, Ping Emilio Juanito Santiago Arla Canilao ang tunay mong pangalan, kaya ito ang dapat mong isulat. Ang EJ ay palayo mo lamang, sagot ni teacher. Sana talaga may lapis na nagsusulat mag-isa. Isang araw, may bagong laro ang dala si James. Pulang kotse! Naku, ang ganda-ganda talaga ng kotse niya. Bagong-bago. Regalo sa kanya ng tatay niya. EJ, laro tayo ng kotse mo mamayang recess ha? Yaya sa akin ni James. Oo ba? Sabi ko naman.
habang binibilis ang sagutin yung pinagagawa sa amin sa mat. Eksaktong nag-ring ang bell pang recess nang ipasa ko ang papel ko. Maglalaro na kami ni James ng kotse. EJ, bakit palayo mo lang ang isinulat mo dito sa papel mo? Sabi ni teacher nang makita ang papel ko. Kailangang isulat mo ang buong pangalan mo. Para akong tumatakbo sa paikot na daang, bigla na lang mapuputol at lili ko. Kinuha ko ang papel ko at sinimulan ang mahaba kong pangalan. Nasa Emilio pa lang ako, ay naririnig ko na ang tawanan ni na James at ng iba kong kaklase. Pinaglalaroan na nila ang bago niyang kotse. Pagdating ko sa bahay, ipasusulat na naman ni nanay ang pangalan ko. Di ko tuloy malasahang mabuti ang kanyang inihandang merienda. At di ko rin mapanood ang paborito kong cartoon. O sige nga, EJ, isulat mo ang iyong buong pangalan ng walang kopyahan. Tingnan ko nga kung kabisado mo na ang aya sa akin ni nanay. Pero, aalalayan ni nanay ang aking kamay. Buti pa si ate, nagsusuklay na lang ng buhok ng manika niya. Hayaan mo, EJ, matututunan mo rin isulat ng maayos at mabilis ang iyong pangalan. Basta lagi ka lang magsasanay, ang sabi sa akin ni nanay. Nay, bakit ba kasi ang haba-haba ng pangalan ko? Lagi tuloy ako huli mag-recess. Lagi rin ako huli kung uwian. Yung pangalan ni na Jason, Paul, Christian, Michael, Joanne, Gladys, Bianca, at Lara, isa lang. Kaya madaling tandaan at lalong madaling isulat. Yung iba naman, pangalan ng mga sikat na artista, Sharon, Robin, Angel, at Judy Ann. Kung EJ na lang sana ang pangalan ko, mas maikli pa sa kanilang lahat. Kahit nakapikit pa ako ay kayang-kaya kong isulat. Wala akong preno sa pagsasalita. Aba! Alam mo bang espesyal ang pangalan mo? Alam mo bang matagal namin pinag-isipan at pinagtalunan ng iyong tatay ang pangalan mo? Ang sabi ni nanay. Espesyal? Paano po naging espesyal ang pangalan ko? Ang tanong ko. Ang Emilio ay galing sa pangalan namin ng tatay mo. Emma ang pangalan ko at Julio naman ang iyong tatay. Kaya naging Emilio ang pangalan mo. Hindi ba't maganda? Ang sagot sa akin ni nanay. Eh, saan naman po galing ang Juanito? Ang tanong ko uli kay nanay. Aba, galing naman sa lolo mo ang Juanito. Paboritong anak ng iyong lolo Juan ang tatay mo. Noong bata pa ang tatay mo, Juanito ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, maliit o batang Juan, ang sagot ni nanay. Eh, bakit po may Santiago pa sa aking pangalan? Galing naman ang Santiago sa aking tatay. Mahusay na kapitan ang aking tatay. Kaya nga, ipinangalan sa kanya ang ating kalye. Kaya nakatira tayo ngayon sa kalye, Kapitan Tiago. At syempre, ang R ay galing sa Ruiz. Huwag mong kalilimutang isulat ito dahil ito ang apelido ko noong dalaga ako. Sunod na sinabi ni nanay. Napakunot tuloy ang aking noo. Eh, saan naman po galing yung gatpuno at ping? Napatawa si nanay. Alam mo bang ipinaglihi kita sa halo-halo? Pero, apat lang ang gustong-gusto kong sahog nung ipinaglilihi kita. Talaga po, Nay? Oo, gustong-gusto ko ang halo-halo maraming gatas. Masarap na makapuno, malutong na pinipig, at minatamis na saging. Nahulaan mo ba kung saan galing ang gatpuno at ping sa iyong pangalan? Galing sa gatas at makapuno ang gatpuno. At ang ping naman ay galing sa pinipig at saging. Hindi ba't masarap pakinggan? Pero noong unang panahon, kapag tinawag na gat ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay isa siyang bayani.
Ang galing naman, Nay! Di lamang pala pangalan ni nanay at tatay at ng aking dalawang lolo ang nasa aking mahabang, mahabang, mahabang pangalan, kundi pati ang matamis na pagmamahalan ni nanay at tatay. Natutuwa ako dahil may mahabang, mahabang, mahaba palang kwento sa likod ng aking mahabang, mahabang, mahabang pangalan. Ikaw, alam mo na rin ba ang kwento ng iyong pangalan? At dito nagtatapos ang ating kwentong may pamagat na mahabang, mahabang, mahaba. Sa pagkakataong ito ay maaari mong tanungin o ipakwento mo sa iyong nanay o tatay kung saan nagmula ang iyong pangalan. Tandaan mga bata, bawat isa ay mayroong pangalan at ito ang nagsisilbi nating pagkakakilanlan. Ito rin ang unang kayamanang ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang simula nang kayo ay ipinanganak. Ako muli si Teacher Jane. Maaari rin kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paalam!